para mabawasan naman po ang pawok dito sa bansa natin. Alam niyo po ba yung iniibig ko sabihin ng pawok? Ha? Yung minsan nagpapanggap dyan na, ano ba, pag naglalakad ako dyan sa ibang parte ng Metro Manila ho, lalo-lalo na hapon o gabi, umaga, sasalubungin ka dyan. Sir, baka gusto mo ng pang-almusal? Sir, baka gusto mo mangape? Suluhin mo yung almusal mo at kape mo dyan. Ay, ayaw ko sa'yo. A few inches later. Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may garab shout out po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action, mga kakamping, no, at alam ko po lahat ng empleyado, government o private sector ay matutuwa po nito kung sakaling ma-approve po ito, no. Ngunit kung hindi pa ito siya na-approve, ay mananatili pa itong leads. Pero napakaganda sana kung ma-approve ito. At alam natin lahat na kaya po ito i-approve. Alam ko po, napanood nyo naman siguro ito, no? Pero magbibigay po tayo ng ating komentaryo dito, mga ka-action, no? At may nakikita po ako dito na dalawang problema once na ma-approve po ito, mga ka-action. Ano po ang dalawang problema na yan, ka-action? No? So abangan nyo po kung ano po ang masabi ko sa dalawang problema kapag ma-approve po ito, no? So basahin po natin ito, mga ka-action. 150 pesos dagdag sahod isinusulong ni Senate President Juan Miguel Subiri. Ayan po mga ka-action, no? So sinusulong ngayon ni Senate Miguel Subiri, mga ka-action, ang 150 pesos na sahod. Napakaganda po kung ma-approve po yan, mga ka-action, no? Kasi kung totoosin, mga ka-action, ngayon po is pumapalo na ng 570 ang minimum wage ngayon dito sa NCR, mga ka-action. Ngayon, kapag ma-approve po ito, mga ka-action, ang 150 na dagdag, so magkano na ang araw nun? So 520 plus 150, 720, tama ba? No? Bahala na kayo, basta ganyan ang competition ko, no? 720. Ngayon, kung halimbawa ikaw ay isang government employee, is mayroon ka lang 20 days. Sa loob ng isang buwan, mayroon ka lang 20 days na trabaho, no? Kasi alam po natin, Sabado't Linggo, wala pong pasok ang government employee, di ba, mga ka-action? So, kung i-times natin, halimbawa, 720 times 20 days, is mayroon po silang 14,400. Tama ba? Tama bang competition ko? Correct me if I'm wrong, ha? Pero bahala na kayo, basta yun ang competition ko, mga ka-action, no? Tama naman siguro, eh, be. Ulitin natin. 720 times 20 days equivalent to, tama talaga, 14,400. Basta yan ang competition ko. So, di kung dito naman sa mga private sector, kagaya po ng mga security, mga ka-action, no? Kasi danas na danas ko po yan. Mayroon lang po silang isang linggo may BO po sila, isa. So ibig sabihin, sa isang buwan, halimbawa 30 days ang buwan, kasi minsan may 31. So ipalagay na natin, halimbawa 30 days ang isang buwan, so mayroon lang silang 26 days kasi BO nila yung apat na araw. Okay, itatimes naman natin ang 720 times 26 days is mayroon po silang sahod na 18,720. Ay, talino ko talaga sa... Bahala na kayo dyan, mga ka-action. Yung tama ba yung competition natin? Baka mamaya babas tayo dito. Pero okay lang yan. Tinatanggap ko po yung pagbabas nyo dyan kung tama lang po kayo, no? Tsaka never po ako na pumapatol sa mga basher ko. Okay? So, ang government employee is mayroon silang 14,400 sa loob ng 20 days na trabaho nila. Ang tanong dito, makakasya kaya yan kung may pamilya ka dito sa Manila? Di ba? Kahit taasan pa ng 150, no? So, for short, hindi, parang hindi talaga kakasya yan, lalo-lalo kung may nag-aaral ka ng mga anak dito at nagre-rent ka pa ng bahay. So dito naman sa private sector, same po yan. Same pa rin yan kasi may mga ano naman, kumakain, nagbabayad ng transport, etc. No? So ngayon, halimbawa, kung ma-approve man ito ang isinusulong ni Juan Miguel Subiri na 150 pesos dagdag na sahod sa ating mga empleyado, is napakaganda. No? Napakaganda po talaga. Pero may dalawa po akong problema na nakikita dito, mga ka-action, once na ma-approve ito. Alam, una, kapag ma-approve ito, ang tanong po, yung mga may-ari ng kampanya, hindi kaya sila magbabawas ng empleyado? Siyempre magbabawas yan dahil sa mahal na
ang mga employee, no? Halimbawa, kung ako ay namasukan sa isang restaurant, waiter lang ang naging ano ko doon, ang naging posisyon. Ngayon, kapag magbawas sila ng worker, siyempre, anong mangyayari? Imbes na waiter lang ako, naging janitor na ako, naging cook pa ako, nawala sa oras. Kasi naging all-around ako kasi nagbawas ang empleyado, di ba? O, yun ang mangyayari dyan, di ba? Pangalawa, kapag ma-approve po ito, lalong-lalo na sa mga private sector, ito lalong-lalo sa mga security, ang problema kasi dito sa mga agencies na iba, mga corrupt talaga. Totoo po yan, corrupt. Kaya, pero pasalamat na lang po ako doon sa agency na pinasukan ko, is napakaganda po talaga lahat po ng mga beneficiary binibigay nila at sumusunod po sila sa minimum wage, no? Kung ano ang ano ng kanang minimum wage dito sa Manila, no? Pero doon kasi sa agency na pinasukan ko, makapasok ka man doon, ay naku, parang pumasok ka sa butas ng karayom at hindi po tinatanggap doon ang hindi graduate. Kailangan 4 years graduate ka. Pero pag makapasok ka, para kang tsumamba. Kasi talagang minimum talaga at lahat ng beneficiary, binibigay nila, no? Pero may iba talaga ng mga agency na talagang grabe ka sa corrupt talaga. Na kahit approve na ang minimum na wage na ano sa kanilang mga client, pagdating naman sa agency, naku, ibubulsa yan, ikikickback yan. Hindi ko nila lahat ng agency, no? Kasi may mga matino talaga na agency na sumusunod sila kung ano ang minimum wage sa Metro Manila, no? May mga agency talaga na garapan. Kaya Senador Mig Subiri, sana ma-approve po yan. Isulong nyo po yan, i-push nyo po yan para mabawasan naman po ang pawok dito sa bansa natin. Alam niyo po ba yung iniibig ko sabihin ng pawok? Ha? Yung minsan nagpapanggap dyan na, halimbawa pag naglalakad ako dyan sa ibang parte ng Metro Manila, ho, lalo-lalo na hapon o gabi, umaga, sasalubungin ka dyan. Sir, baka gusto mo ng pang-almusal? Sir, baka gusto mo mangape? Suluhin mo yung almusal mo at kape mo dyan. Ay, ayaw ko sa'yo. Oh, alam mo nang ibig ko sabihin. No, nagigits nyo na. Yung ibig ko sabihin na pawok. Marami kasi ngayon kumakalat dyan. At dumadami po talaga yan. Kasi minsan papanggap yan ng mga modeling. No? Kaya kapag ma-approve po yan ang 150 sahod na dagdag, siyempre yung mga pawok dyan na dating may magandang trabaho, siyempre magpag-isip-isip yan. Babalik na lang po ako sa trabaho kasi tumaas na po ang sweldo. O, yun po yun. No? Kaya sana, alam po natin mga ka-action, mga ka-campaign, na kaya po i-approve ito. At deserve po ito na, kailangan na i-approve po ito dahil nga po sa sobrang mahal na mga bilihin, ang dami nang umaaray, no? Kaya sana, pagdasal natin na, ma-approve po ito kasi marami po ang makano ito. Siyempre, kahit ako, masaya po ako dito kahit hindi po ako empleyado. Kahit ako po ay, ito lang ang pinagkakablahan ko, yung mga social media platform ko, doon na po ako umaasa, no? Kaya, para sa akin, masaya pa rin ako na mabalitaan na tumaas ang sahod ng ating mga ini-empleyado government kaman o nasa private sector. Yun lang po mga ka-action, mga ka-campaign. Thank you for watching. Have a good day.